Magandang hapon, Cavite! Tingnan yung sarili ninyo, ang dami-dami ninyo! May hinakot ba sa inyo? May binayaran ba sa inyo? Bakit kayo naririto? Hindi tayo bayad. Hindi kayo bayad. Tama, tama. Kapareho ko ba kayo na naghanap ng matinong presidente? Naghanap pa kayo ng malinis at apat na gobyerno? Alam niyo po, kung saan man po kami pupunta ngayon, palaki po ng palaki ang mga rally natin. At parami po ng parami ang nagdedeklara ng kanilang suporta sa kay VP Leni at Senator Kiko at sa buong tropa. Dito po sa Cavite, ipapanalo nyo rin ba si VP Leni at Senator Kiko? Maraming salamat po, no? Ako po si Attorney Alex Lacson, isa po sa mga pinili at kinuha. Medic daw, kailangan daw ng medic dito. Kailangan daw ng medic dito. Ako po si Attorney Alex Lacson, isa po sa mga pinili at kinuha ni VP Leni sa pagkasenador sa tropa. Hindi po politiko, isa pong abogado, nakilala pong manunulat ng mga libro para sa bayan. Galing po sa isang simple at ordinaryong pamilya po sa Negros. Ang nanay ko po, public school teacher, buong buhay niya hanggang siya po ay magretiro. Ang tatay ko naman po ay hanggang high school ang inabot. Ang lolo ko po, hanggang grade 2 ang inabot. Ano po yan? Confetti, saan po nang galing? Tanda na ba ng tagumpay natin to? Senyalis po ng tagumpay natin. Ayan, okay, ayan, ang dami-dami. Ano nakasulat? Hulihin ninyo. Naging presidente po ako ng isang public governance institute na tumutulong po sa maraming LGUs at ahensya ng gobyerno. Pero mas nakilala po ako bilang manunulat po ng mga librong nagsusulong ng konkretong solusyon at radical na reforma sa gobyerno. Pero 20 years na rin po ako nagsusulat ng mga libro para sa bayan, hindi ko pa rin po nakikita yung tunay na pagbabago na gusto kong makita sa ating lipunan. Ang totoo lang po, sobrang sama na ng ating sitwasyon sa ating bansa. Ang politika po natin, sobrang sama na po. Ang nananalo po sa politika natin, pera, hindi ang qualifications. Ang nanalo po sa politika natin, pangalan o apelyedo po, hindi po ang plataforma. Kailangan daw ng medic po doon. Ang nananalo sa politika natin ay yung kasikatan sa showbiz, sa social media, hindi po ang kakayanan ng kandidato. Kailangan po natin ng radical na reforma sa politika kung gusto po natin na ang ordinary Pilipino na kapareho ninyo, kapareho ko, ay manalo din sa politika. Kailangan daw ng tubig ho dito. Kailangan din ng tubig dito. Kailangan po ng tubig sa lahat dito po. Pwede yung bigyan natin sila ng tubig. Kailangan po natin ng radical na reforma sa ekonomiya kung gusto po natin na tunay po na umunlad yung mga nasa baba, hindi lang pong nasa itaas. At may mga programa po ako na sinusulong dyan. Kailangan po natin ng radical na reforma sa gobyerno kung gusto po natin tunay na sugpuin ang matinding korupsyon at katiwalian sa ating gobyerno. Radical na reforma po sa gobyerno, radical na reforma sa politika at ekonomiya, yun po ang ipinaglalaban ko. Maniwala po kayo sa akin, wala pong tunay na pagbabago na mangyari sa ating bansa kung hindi po natin maisasagawa yung mga radical na reforma na kailangan po natin. Yung sitwasyon po natin sa bansa, yung parang nasa komunoy ka na po. Alam mo po yung galaw ka ng galaw, gustong makaahon, pero hindi ka nakakaahon, lalo ka lang nalilibing,
Kasi ang sistema na po mismo ang kumakain sa'yo. Nasa komunay po tayo at yun po ang pinaglalaban ko, ang radical na reforma para sa tunay na pagbabago. Alam niyo po, yung isa sa pinakamalaking kalaban natin itong halala na ito ay yung pwersa ng pera na galing sa nakaw sa kaban ng bayan. At yung nakaw na pera po na yan, may kandidato sa halala na ito. Ginagamit ang fake news at kasinungalingan. Alam ko, ang mga Cavitenyo ay matatapang at magigiting. Cavite, papayagan nyo ba na manalo yung kandidato ng fake news at kasinungalingan? Papayagan nyo ba na manalo ang kandidato ng pera na galing sa nakaw sa kabayan ng bayan? Ipaglalaban nyo ba ng todo-todo si VP Lenin Senator Kiko dito sa lugar ninyo? Alam nyo po, nung nagsimula tayong mag-house-to-house campaign many weeks ago, napaka-epektibo po. Tingnan nyo po yung latest na survey ng Pulse Asia. Doon po sa latest survey ng Pulse Asia, pinakita po sa tatlong malalaking lugar. Sa Central Luzon, sa Calabar Zone, saka sa NCR. Doon po sa tatlong lugar po na yon, ang kandidato po ng fake news at kasinungalingan bumaba ng 14 points. At yung kandidato naman po natin, umangat po ng 28 points. Dahil po sa house-to-house campaign na ginagawa natin. So ito po ang mga susunod na araw, limang araw na lang actually po. No? Limang araw na lang. Gagamitin nyo ba ang inyong puso? Pupunta ba kayo sa mga kapitbahay ninyo? Mag-house-to-house campaign ba kayo sa lugar ninyo at ipaglaban ng todo-todo si VP Lenin Senator Kiko? Yan po talaga ang pinaka-effective po na pwede natin gawin ngayon. Ito pong nalalabing araw. At kilalanin po natin ang Pangulo natin. Ang Pangulo po natin ay tunay po na may ginintuang puso. Alam nyo po, naging abogada siya, pero ginamit ang pagiging abogada niya para tulungan po ang mga nasa laylayan. Ang Pangulo po natin ay isang servant leader po. Pinagsisilbihan ang taong bayan kaysa ang magpayaman. Ang Pangulo po natin ay isang mabuting Pilipino, nagbabayad ng buwis. At ang Pangulo po natin ay isang modelong public servant for 6 years. Gobyerno po mismo ang nagsasabi, sabi po ng COA. Cavite, sino ang presidente ninyo? Sino ang vice-presidente ninyo? Itong nalalabing araw, ipaglalaban nyo ba si VP Lenin Senator Kiko? Ipaglaban po natin ang gobyernong tapat dahil sa gobyernong tapat? Sa gobyernong tapat po ang pondo ng bayan protektado. Sa gobyernong tapat po ang mga kabataan may pag-asang magkakatrabaho. Sa gobyernong tapat po ang mga mahirap may pag-asang umasenso. At sa gobyernong tapat, para sa mga kabataan, posibleng magkakajowa lahat! At sa gobyernong tapat, para sa kabataan, posibleng magkakadaw ni Pangilinan lahat! Mas malakas. Huling tanong, Cavite, handa na ba kayo? Sa huling araw ng ating laban! Kung handa na kayo, Cavite, isigaw sa pinakamalakas ninyong boses, Laban Lenny! Laban Kiko! Isa pa, mas malakas. Laban Lenny! Laban Kiko! Laban Cavite! Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. God bless all of you.
Maraming salamat sa ating susunod na big bro sa Senado, number 38 sa balota, Alex Lacson.